din natin sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo sa kapurihan, o pagpupurihan sa isa't isa, ayun o, ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Okay? So, huwag tayo maging conceited, huwag tayo maging malalo, huwag tayong ang tingin natin, tayo lang yung best, tayo lang yung anak ng Diyos, ano, tayo lang yung nakakaangat, hindi po yun ang mentalidad ng bawat isa sa atin, kundi ipagpauna yung ng iba, yung iba. Ha? At isa yun sa mga pagpapakita natin ng pag-ibig sa isa't isa. No? Na maging, pasin natin, no? yung mga Hebreo na sinusulatan, dapat sila mag-ibig ng, sa isa't isa bilang magkakapatid. No? At nakita rin natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, dito po sa Romans chapter 12, verse 10, makikita natin si Apostol Pablo, sinusulatan na naman isang congregation. Hindi lang ito isang congregation, kundi congregation na marami doon sa lugar na, ano, ng Roma, na kung saan, nakita niyo, nakalagay diyan Romans. Iba't ibang congregation, Galatians, iba't ibang congregation niya sa Galatia. So, sinusulatan sila na sila ay mag-ibigan sa isa't isa na mag-ibigan ng kapatid. Okay, tuloy natin pagbasa doon po sa 1 Thessalonians 4 verse 9. Okay, sa 1 Thessalonians 4 verse 9, at ating babasahin po ay Bible in Basic English. Okay? At ganito po yung ating mababasa. But about loving the brothers, tungkol sa pagmamahal sa ating mga kapatid, there is no need for me to say anything to you in this letter. Sabi niya po sa Pablo, hindi ko na dapat sabihin pa sa inyo ito. Okay? For you have the teaching of God that love for one another is right and necessity. Sabi niya po sa Pablo, hindi ko na kailangan paalala sa inyo ito eh. Hindi ko na kailangan ito isabihin pa sa inyo ito eh. Sapagkat kayo rin mismo na nakakaalam na ano, na ito ay katuruan ng Diyos na ang pag-ibig sa isa't isa ay tama at ano? At ano yung necessary? At kinakailangan. Tama ba? Kinakailangan yung necessary. Diba? So, mismo si Apostol Pablo na sabi, ang pag-ibig natin sa isa't isa, tama yon na tayo mag-ibigan sa isa't isa. At ito'y kailangan na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na ito mismo ang itinuro ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi na po sa Pablo, dapat hindi ko na isinusulat pa sa inyo ito. Dapat hindi ko na sinasabi pa sa inyo ito. Kayo mismo dapat nakakaalam na isang praktika nyo ang pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa isa't isa ay tama at kinakailangan. Okay? So, tuloy pa natin. Sabi po doon sa susunod na talata na ating babasahin, ito pong sulat ni Apostol Pedro, ito po ay general letter. Ibig sabihin ng general letter, hindi po ito tumutukoy sa isang congregation lamang. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga congregation o sa lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang congregation sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? At ang sabi ng ating magiting na apostol, kasi Apostol Pablo sa kanyang unang sulat, sa na mababasa natin sa first sa chapter 1, at ito ay mababasa natin sa verse 22, ang sabi, as you have made your souls clean, being ruled by what is true, and loving one another without deceit. Walang pagpupunwari, walang paglilinlang. Okay? See that your love is warm and from the heart. Siguraduhin natin na ang ating pag-ibig ano, ay mainit na pag-ibig at ito ay galing sa ating mga puso. Subukan natin masahin sa ating Tagalog na salin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Tignan natin, ano?
Dito po sa 1 Peter at ating pong babasahin ay nasa Kapitulo 1, ang talata po ay 22. Sabi niya, yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Okay? Kaya nalilinis yung ating kaluluwa dahil pagtalima tayo sa katotohanan. Diba? Ano yung sa mga katotohanan ang paglinis sa atin ng kaluluwa? Sabi ng ating Panginoon Kristo, makinig ng Ebanghelyo. Sabi ng ating Panginoon Kristo, manampalataya. Sabi ng ating Panginoon Kristo, magbalik loob sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon Kristo, isumitin natin ang ating mga sarili sa tawag ng pagbabautiso at mabuhay tayo bilang Kristiyano. At dahil dito, sa ating nalilinis yung ating mga kaluluwa sa pagsunod natin sa katotohanan. Sabi, sa pag-ibig na hindi mapagkunwari sa mga kapatid, pag-ibig na walang pagluloko, pag-ibig na, ang tawag ng mga magsikiro kayo, pag-ibig na walang pangluloko, pag-ibig na wagas, di ba? Tawa si, Andy. Ang ba si boyfriend ba? Pag-ibig na wagas. Okay, sabi nito, di ba? Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa ng inyong pagtalima sa katotohanan sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Ano sabi? Ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas. Dito nakalagay buong ningas. Ibig sabihin buong init. Mainit na pag-ibig. Di ba yung ningas? Yung apoy, nag-ablab, di ba? Dito, Tagalog kasi ningas, pero sa English natin ay warm.